Hi, this is Janice from Pinay Investor. Today, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-enroll or mag-sign up or mag-register sa Meralco Online para mas madali nyo pong makikita or ma-check ang inyong Meralco bill every month. So kahit na wala pa yung inyong bill, yung dinideliver sa ating mga addresses, pwede nyo na pong ma-check online anytime yung inyong mga parating na bills at yung mga previous bills. Ang una po natin gagawin is to go to Meralco's website, which is at meralco.com.ph. Once na nandito na po tayo sa website ng Meralco, click po natin yung Meralco Online Beta and then click Login. Para sa mga nag-register na before at mayroon ng login details, pwede nyo po ditong ilagay yung email address at yung password. Pero assuming na hindi pa po kayo nagsa-sign up or hindi pa po kayo nagre-register sa Meralco Online, ang i-click po natin is yung New to Meralco Online Sign Up Here. So click po natin tong button na to. Okay, so ito yung kailangan nating i-fill out. May dalawang options dito. So yung una, I already have a Meralco bill. Applicable po to kung meron kayong bill na hawak-hawak, kung meron kayong kopya ng inyong Meralco bill. Pero kung wala pa kayong kopya ng Meralco bill, click nyo po itong I haven't received my first Meralco bill. So since meron ako ditong Meralco bill, if i-fill out ko itong form, ilalagay ko yung email address, yung first name, last name, middle name is optional, pwede pong blanco yan. And yung mobile number, make sure na accessible po yan and active. And yung service ID number na makikita po sa Meralco bill natin. Lalagay din po natin yung total kilowatt per hour, yung kWh na nasa bill din, and yung bill date. Okay? After po natin ilagay itong information, click po natin itong box na nagsasabing I have read and agree to the Meralco Online Terms and Conditions. And after po natin i-fill out, kiklik po natin yung register. By the way, nakalagay po dito, if you are the registered customer, enter the name on the contract. If you are the actual user, enter your full name. So, ang i-register ko po kasi ngayon, ito yung address ng kapatid ko na nasa isang subdivision at yung kanilang Meralco bill is nakapangalan sa name ng subdivision. So, tinry ko muna ditong i-enter yung name ng homeowner. So, titingnan natin kung tatanggapin ng Meralco Online. Kung hindi, itatry ko later i-enter yung name ng subdivision kung saan nakapangalan yung contract. Okay? So, click natin yung register. So, nakalagay dito, we've sent you a confirmation email. Please click on the link to proceed with your registration. If you can find the confirmation email in your inbox, please check your spam folder. So, iche-check ko po muna yung aking email. Ito, natanggap ko yung Meralco Online email verification sa aking email address. Scroll down ko lang. So, nakalagay dito, thanks for registering on Meralco Online. Just one last step to complete your registration. Please click here to confirm your email address and create your password. So, take note, this link will expire in 30 days. Okay, so kailangan natin tong i-confirm within 30 days. So, click natin tong link. Ayan, so kailangan na natin i-set yung password. Kailangan may uppercase letter, may number, may lowercase letter, at may 8 characters minimum. So, gawa lang ako ng password. Nakapag-create na ako ng password at tinanggap naman at nag-auto-login din siya sa Meralco Online account, which means na successful yung aking Meralco Online enrollment. So ngayon naman, ipapakita ko kung paano mag-login from the beginning. So going back to meralco.com.ph, click ko yung Meralco Online Beta and I'm going to click Login. Dito ilalagay ko yung email address and password ko. And I'm going to click Login. Yan, so kung gusto nyong i-save yung password, click nyo yung Save. Kung ayaw nyo naman, click nyo yung Never. Ayan, so nakalogin na ako sa Meralco Online account. At nakikita ko na dito yung Meralco account number and yung total amount 2, which is 0. Scroll down ko lang.
So, sa same page na to, meron options to pay bills, update profile, view account details, request for a service, and more. Dito naman sa left side, pwedeng mag-view ng bills, and may paperless billing, auto-payment enrollment, payment history, consumption report. So, kung gusto nyong bayaran yung Meralco bill nyo, pwede nyong i-click yung pay now. Or kung gusto nyo namang tingnan muna yung bill, click nyo po muna yung view bills. So, ito yung bills and payment summary. Scroll down natin. So, sa page na to, pwede nating i-filter by bill status yung ating bills. So, pwedeng all, unpaid, or paid. Try natin yung all. Ayan, so nandito sa baba yung mga previous bills or yung current bill. Pero dito sa account na kinreate ko, ang latest na bill is April 6. And billed amount, 128 pesos. Kasi actually walang nakatira doon ngayon dahil sa lockdown. Unpaid amount, 0. Ayan, so if you want to see the details of the bill, click nyo po ito. Okay, so ang nakalagay dito, bill status paid. So wala talagang pending bills or pending balance sa bill na ito. And it says here, this bill is not available online due to one of the following. It was generated before your registration to Meralco Online. It is your most recent bill. It is for other bills. Siguro kasi wala namang pending balance, kaya walang Meralco bill na na-create. Pero sa isang account ko, yung my current balance, ang nag-a-appear dito yung actual na Meralco bill. Ito yung soft copy nung bill na pinapadala sa address natin na mini-mail. So, same lang din po yung makikita nyo dito. So, makikita nyo lahat ng details ng bill. It's easier to access, it's convenient, and tulad ngayon na nag-lockdown, diba, ang tagal na hindi natin na-receive, hindi napadala yung bill. So, pwedeng-pwede nyo na pong i-check anytime yung bills nyo with Meralco. So, after nyong mag-check ng bill or magbayad ng bill online with Meralco Online Facility, don't forget to log out from your account. So, click nyo lang po itong log out tab para safe lang po yung inyong Meralco Online account. So, that's how to enroll or sign up for a Meralco Online account. I hope you found it helpful. Kung meron po kayong mga questions or clarifications, please feel free to post your comments down below. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel, Pinay Investor. And please visit my blog at thepinayinvestor.com.